Miray mo, Enrique Sabel, nagtayo ng disco. Di ba? So, ganun ka ano. Yan. So, ang mga, ganun ka class. Kaya ang mga customer nun, ganun din ka class. Ganun din ka class. So, I do remember. I do remember. Ang mga ano, ang mga customer namin doon, nakakatuwa, I do remember. Chris Aquino was one. Chris Aquino was one. Nung pinasok na ni Chris Aquino yon, nagsunod na sila Rupa Gutierrez. Yan. Si Rupa Gutierrez, maaaring hindi na niya maaalala to. Rupa Gutierrez at that time was, you know, very popular na. No? And Chris Aquino was, you know, of course, the daughter of the president at that time. Pero Rupa and company, and ang kasama niya sa, I do remember, kasama niya, hindi pa ako artista, kasama ni Rupa doon, na palaging nag-weekend. Sabado sila Rupa eh, Sabado. Ang kasama niya, the one and only, none other than Aiko Melendez. Okay? Si Rupa at si Aiko, pag may favorite song yan, yung dalawang yan, kanyari, meron silang favorite song na gusto nilang, please, patugtugin mo naman yung favorite song ko, di ba? Mag-aabot yan sa akin ng 500 pesos si Rupa. Magpapadulas yan ng 500 sa kamay ko. Tapos yung 500, itutuloy ko, dediretso ko sa DJ namin, hati kami, tag 250. Itong guest natin, nung una siyang dumating sa entertainment scene, hindi natin alam kung ano tumama sa atin. Ito, mga circa 1990 ito ha. Pero after more than 30 years, isa na siyang alamat. Imagine. Patok ang music niya. Kapag gumawa siya ng movie, laging back office hit, pagkatapos, pag ikinilabas pa sa PBO, nagna-number one. Imagine kayo talaga naman, isang malaking karangalan na makasama natin. A, B, C, D, E, E, A, B, C, D, E, Iconic, Andrew E. Hello, magandang hapon. Butch and of course, Anna. Ano sa inyong show, Pika Pika. Thank you for giving me the space. Maraming salamat. And lilinawin ko lang yung aking headphone na narinig ko kanina. Butch, sabi mo, may lamat. May lamat ba? Alamat, sinabi ko. Alamat. May lamat. Parang FDJ. May lamat. And of course, nung sinabi mo naman na icon, iconsume. Ano ay konsume? You made life so pleasant for us. Thank you. Salamat. And, because of your music. Thank you. And unbelievably saying, you know, shoot the movie came from shoot the song, which was 14 years ago. Kaya nga. 14 years ago, di ba? Sino ba? Puntahan natin yan mamaya sa shoot, ha? Di ba? Sino ba pagsabi na yung shoot, eh, gugulatin ng Viva, nagugulatin ako, nagugulatin ng millennials, nagugulatin ng mga kabataan na biglang mag-hit sa TikTok, start with 2 million, then 5, then 10, then 15, 20, 25, 30, 35. Oh my goodness, di ba? And then Viva telling me, hello, Andrew, gawa tayo movie, shoot. Okay. Di ba? So yun ang story. Yeah. Yun ang pinanggalingan and origin ng ating shoot the movie now. Bongga. Pero makikitrowback pa. Yeah. Okay. Yes, Butch. Ana. Yeah, okay. We'll get to shoot later. Pero mag-shoot the breeze muna tayo ngayon, ha? Okay. Kasi tradition dito sa aming pika-pika na mag-throwback eh, yung balikan yung mga dati. Okay. Kasi masarap pag-usapan. Teka muna, tanong ko lang, bakit ibinigay sa yung second name yung Ford? Kasi Andrew Ford Valentino, no? Andrew Ford Espiritu. Valentino Espiritu, yeah. Bakit? Sabi sa akin ng aking, yeah. Okay? Sabi sa akin ng aking mga magulang nung nagkatanungan na, sige nga mama, papa, bakit? Bakit? And, di ba?
I mean, you know, eh, tayo ay taga Paranaque, taga, you know, tubong Paranaque. So, siyempre, baka Tagalog, baka whatever, di ba? Pero, bakit ang name ko ay parang American? Di ba? Parang, di ba? Parang sa isang ordinaryong, may, tapatin ko na po kayo, mahirap lang po talaga ang aming pinanggalingan pamilya. Ang may kaya lang po ay aming lola at lolo. Pero yung aking nanay at tatay, ang nanay ko po ay ano, mananahe. Ang tatay ko po ay barbero. So, siyempre, walang-wala kami nung panahon na yon. Pero bakit hindi match sa isang mananahing anak o barberong anak ang pangalang Andrew Ford? Oh, di nagtanungan na. Ito ngayon yung sagot. Kasi anak, nung ipinapanganak ka, at that time, 67, panoon pala ni Henry Ford, president. So, eh ngayon, si papa ko at si mama ko ay talagang mahilig sila sa pelikulang, di ba, mga banyaga, ganun, at the same time. So, ano sila, yung American liking sila. So, from Andrew, dinagdag yung Ford. And then, ang aking middle name ay Valentino, Italian. Tapos ang aking espiritu is Spanish. Castilla. So, talagang, ano ba, ba't kanina? Pero ba't ang... Ba't ang itsura ko native? Halo-halo yung mga international flavor, pero nung lumabas, native. O, edi yon. So, teka, ganun ang aking. Oy, pero hindi presidente si Henry Ford. Ha? Hindi presidente si Henry Ford. Parang rinig ko, parang, apat ano siya, uso siya noon. Uso siya noon. Pero, okay, siguro okay. Nga, pagiging president din ni President Ford nung panahon na yon. Gerald. Gerald. Pagpalunan yan. Okay. Oh, sorry. History na. It was 1977. Okay. Oh, tsaka natin balik, tsaka lang natin i-ano yan. Oo, kasi ito muna kalawin natin. Pero di ba taga-tubong Naga kayo sa Bicol? Okay, sa aking tatay, sa aking papa. Bula, Kamsu. Okay. Paano kayo napunta sa ano sa Paranaque? Ah, si nanay ko ang taga Paranaque, Tubo. So nag-meet sila kasi ang tatay ko ay naging barbero. So barbero in the sense na nagnegosyo siya ng pagiging barbero sa Paranaque or sa Maynila. So nung nagkaroon na siya ng pagkakataon, na-meet niya yung aking nanay. Na supposed to be ang aking nanay ay isa sila sa mga tanyag na handicrafts maker ng Paranaque at supplier kami ng tesoro. Tesoro, yung tesorong popular na... Handicraft. Yung pinapanadala sa abroad. Kami ang number one supplier doon. Kaya, sa inyong ganang tanong, bata pa ako, marunong na akong mag-handicrafts. Kasi nga, ako ay isa sa mga worker ng aking lolo at lola sa, ano, sa aming shop or sa aming factory. So, marunong akong eto mga ano ko expertise ko ha na hindi nalathala sa publiko. Ang expertise ko marunong ako na magsalansa ng sigay. Apat na uri at kulay ng sigay, kaya kong in one instant sa mata ko, kaya kong ihiwalay yan kahit isang sako. Wow. Isang at an early age of 7 years old, kaya kong ihiwalay ng perfectly ang apat na uri ng sigay. Na supposed to be... Magaling ka mag-fong supposed to be... Well, hindi. Yung ano, yung sigay, ginagamit din. Pero di ba mas popular yung ano, yung what do you call this? Buto ng whatever, ano yan? Sampalok, di ba? Yung buto ng sampalok, mas popular kaysa sa sigay kasi mas mahal yung sigay. So, ang mahirap, hindi po yung makakapagsungka ng mas mahal. Makakapagsungka sila na mas mura. Di ba? So, para mo sinabing, ang mayaman, kakain ng lugaw. Hindi pwede yun. Mahirap ang kakain ng lugaw. At ang mahirap, hindi pwede kakain ng steak. Kasi pang mahirap lang yun. So, ganun din yung sungka. Ang mas popular nun ay yung buto ng sampalok. Kasi yun ang kaya nila eh.
Matapos nila kumain ng sampalok, ayun na, meron si, may, di ba, sa isang rap na gano'n, eh, may walo, may sampu, di ba? So, may pampuno ka agad sila. And sigay, mahal. Mahal at that time. Ito ba yung parang yung binubuo mo para maging peacock yung sigay? Ganun ba yung mga forma nun? Ito yung, yun yung ano. Yeah. Yung sigay na yan, yan yung light or gray colored na makinis. Pero ang pinaka mas mahihiwalay pa dyan ay yung dark colored. Kasi pa-dark ng pa-dark yung sigay, pamahal ng pamahal yung handicraft. Marunong, at magkano yung sweldo mo? Ang sweldo ko, eh, hotdog. Pinapakain lang ako ng lolo ko ng hotdog dahil siyempre paborito ko hotdog, di ba? So, yun lang ang aking ano, maligaya na ako noon. Pero sweldo, honestly, wala. Nagtatrabaho ako out of love sa aking lolo at lola. Pero pagtinga ano na, pagtinga kain ng blues na, kailangan may hotdog ako diyan, may ano ako diyan, may masarap na pangmayamang ano ako diyan, merienda, mga ganun, di ba? Kasi nga may kaya sila. Kami, hindi. Wala. So, ang tendency ay, yung nanay-tatay ko, ibinabato ako sa lolo at lola ko tuwing weekend. Di ba? Para, siyempre, diba, the usual, di ba? Lola at lola, oh, apo, dito ka muna. O, weekend. O, Biyernes, Sabado, Linggo. O, di, doon ako. Then, nagtatrabaho ako. Ang isa pang expert ako ay nagtatalastas ako ng ano, ng balat ng sawa at saka alligator, yung antang buhaya. Oh my gosh. Nagtatalastas ako at an early age of 9. Dahinahan. Kasi, oo. Saan ginagamit? Saan ulit ginagamit yun? Pantahi yun, ng, di ba, pang-create ng wallet? Wallet. Mm-hmm. Yung ano, yung sawa, pang-create ng wallet. Yung alligator, pang-create ng belt, and then shoes, di ba? Pang ganon. So, believe me, dalawang sako, tatlong sako, apat na sakong sawa, tinatalastas ko yun. Pero patay. You know? Patay. Oh, yeah. Pero nakakatakot pa din, ha? Hindi lahat ng bata ka. Pero wala ng ulo. Wala na. Wala ng ulo. Wala ng ulo. Ang tatalastasin mo. Tama sa middle name ng Valentino. Dahil, di ba? Handicrafts. Di ba? Part na ni Valentina. Andrew, natuto ka ding magbarbero. Tambay ka din ng barbero ng dad mo. Yes. Ako naman, ang trabaho ko naman doon, tagabilang ako ng mga ginugupitan ng barbero. Yung, kanyari, ako yung, kunyari, ano, merong, kunyari, limang barbero tatay ko, papa ko. So ang papa ko nagugupit. So hindi niya mabibilang yung mga ginugupitan ng ibang ano. So ako kung nakaupo doon, ako magbibilang nung isa, naka-isa siya, naka-dalawa, naka... And then, pag nakagupit yung barbero, pinapalitan ko ng chips. Kanyari, ano, nakagupit ka ng bata, ng ordinaryo, binata, tumatanda. Okay? Ang binata tumanda ay red chips. Red. So bibigyan ko siya red chips. Pero pag ang ginupitan niya bata, bibigyan ko siya ng blue. Kung sakali, nakakagupit siya ng babae, kunyari lang, sakali, out of the blue, may customer na sumama na rin magpagupit dahil yung family, magkakasama, eh babae yung ginupitan, nagpaikli, whatever, green naman ang ibibigay ko. Kasi red to blue to green, pamahal ng pamahal. Yung green, mas mahal ang babae. Oo, kasi sa noong araw, ang mura para sa babae ay parlor. Yun ang basic eh. Yeah. I mean, you know, babae ka, mapapagupit ka ng buhok, sa parlor ka pupunta. Para mas basic at mura. Pero kung pupunta ka sa barbero at magpapagupit ka babae ka, mahal yun. Mahal yun. Meron ba babae? May babae ba talaga nagpunta ng barbero sa experience mo? Yes. Yes. Ikaw na, maybe, sa 10, wala. Sa 20, maybe wala. Sa 30, meron isa. Kasi kasama ng family eh. So, might as well pagupitan na yung, ano, yung anak. So, diba? Might as well. Diyan ka nakakaipon ng mga kwentong barbero. At ang aking sweldo naman,
ay hindi pera again. Dahil siyempre, 9 years old lang ako, di ba? Ang sweldo ko ay pag tuwing gabi, pag tapos na yung barbershop, pakakainin naman ako sa tapahan. Yung tinatawag na pinakamasarap na tapahan sa Parañaque, sa Donggalo. Which is yung, ngayon, Matis. Dati, Elena's. Yung nanay niya. Si Matis yung anak. Si nanay niya yung Elena. Si Ka-Elena. Kung sineldo ka, marami kang pera nun, ha? Hindi, kasi unang-una, di ba? Sentimos lang naman at that time, di ba? Sentimos lang naman. At mind you, ang jeep noon ay, ano, I could remember, ang pamasahe sa jeep ay 25 centavos. Yeah, so yung panahon na yon, eh, 25 centavos. Ang hindi ko lang ma-recall, syempre, dahil siguro sa genericism ng aking mind, dahil because I'm thinking of in general, eh, hindi ko ma-recall yung how much yung gupit. Hindi ko na ma-recall yun talaga. Dahil unang-una, dumaan yung panahon na palipat-lipat yung ano, pataas ng pataas eh. Pero yung jeep, naabutan ko yun, 25. Saan ka na-expose sa music kung ang mundo mo eh, arts at saka gupit? Handicraft. Okay. Very nice. Napaka-sharp ng tanong na yan, Ana. Sobrang sharp. So I need to be more sharp than that. Okay. Saan nagmula? Maybe noong 19, pagpasok kong noong 1977 when I was 10 years old. Sorry sa aking headphone. Kasi alam niyo na pag ang headphone mo ang brand ATL, medyo madulas. Yung TL, yung tunog lata, parang ganun. Okay, so bakit ako nagkaroon ng inkling sa music? Maybe it started during 1977 nung pumasok yung tinatawag na Pinoy Rock. Doon pumasok yung 1977 Pinoy Rock. Naging popular, di ba? Lucky Salaya, Jeff Rooks, at lahat-lahat na. But before that, 1974, when I was 7 years old, usong-uso nun sa lahat ng lugar, sa Metro Manila, yung usong-uso nun yung mga jukebox. So, sa Parañaque, Donggalo, mayroong very popular na place doon, na kanto lang namin. Ang pangalan nun ay Pansita ni Pandak. So, may jukebox doon at ang pinatutugtog ko nun, ang favorite ko. Dahil, syempre, unang-una, spoiled ako sa lolo at lola ko, di ba? Pag sinabi kong, Lola, jukebox. O, di, sabi, bibigyan na ako ng sense nun, sense. Mga tigsisinko, di ba? Ayan, jukebox na ako nun. Turn me loose from your hand and let me fly. O, di ba? Yun. Doon nagsimula. So, kahuhulog. Ayun na. Puro music na. So, seven years old. Sino mga music idols mo nun? Unang-una, syempre, yung mga ganon, melodic. So, hindi mayaalis na I'm a melodic person in terms to music, di ba? But nung panahon na yon, ang pinakauso talaga bukod doon ay Commodores. That's the reason why meron akong black music. Sorry. Ito, okay. Ayan. Meron akong black music inclination, very strong sa aking blood. Black music inclination because of Commodores. Doon talaga nagsimula. Play that. Hindi pala, Wild Cherry pala yun. So mga ganong Commodores talaga. And Michael Jackson and the Jackson 5. Yan ang mga yun ang mga talagang available ng panahon na yun. And come to think, biglang yung Pinoy Rock, nagsama-sama na yun. So, and then 1979 came. Oh, edi syempre, Manila Sound. Oh, edi, di ba? Yun na yung gulungan sa tenga no na lahat ng kind of music na magaganda, nagsasama-sama na. So imagine mo, when I was young, and yun ang bit-bit ng aking bulsa palagi. So nung nagkaroon ako ng teenage life, eh syempre, yun ang bit-bit ko, yung ganung klase ng music. Kaya ka napunta sa DJing. Yan. Naghahanap na yung tenga ko. Naghahanap yung tenga ko na, di ba, na for example, bilang a DJ, syempre, hindi mo may alis na ako ay mahilig sa rap music,
or sa hip-hop music dati, or sa black music dati, or sa funk music dati, or maybe sa maybe sa hit music dati, hip yung parang top 40. So, yung ganong klaseng aura, eh hinihingi ng aking tenga. Eh, saan mo ba makikita yun? Eh di, sasabihin nila, oh, eh dito, mag-DJ tayo. So, di ba? Ano, 80s, very popular yung mobile music. Mobile, yun mga nagmo-mobile. Nag-mobile din ako. I remember, persipot sa isang mobile company or yun ang mga nagpapamobile. I remember, it was 100 pesos persipot. Laki na yun nun. Ano mga mabibili ng 100 noong panahon yon? Unang-una marami. Is oh, unang-una 10 pesos burger machine. O edi may 90 ka pang natitira. O na 5 pesos pamasahe pabalik, papunta whatever, pati tricycle lahat. O may 85 ka. O edi sa 85 savings na. O 85 kung makatatlo ka a day, ay a week. Pwede, that's 200. Pamalengke na yun sa isang linggo. So, yun ang nagiging pangtulong ko ng hanap buhay sa akin. Sa aking mama at papa, sa aming pamilya, di ba? Doon nagsimula. So, kadi DJ ko, nasasalang ako sa crowd. Nasasalang ako sa mga party pa. Kasi ang party at the time, na sineserve ng DJ, di ba? Ng mga mobile. Birthday party, debut, ganyan-ganyan. Minsan wedding, minsan ganito, minsan binyagan. Eh imagine mo sa limang yun. Tungtong ka ng tungtong. Eh di masasanay ka talaga sa tao nun. Here comes 1987. Ano yung naging popular noong 1987? So imagine mo. From 82 to 83, 84, 85, 86, 87. 5 years na nagpakadalubasa ako sa mga mobile na sinasalang ako in front of tao, 87 became, the popular word was disco at that time, 1987. Remember, ang pinakapopular na disco at nung panahon na yun, Stargazer, unang-una. Then naging Zigzag. Then naging Rumors. Rumors. Isa mga ati. Then, Rumors, I do remember, doon tumatambay ang napakagandang Don Silueta. Doon tumatambay yon nung dalaga pa si Don Silueta. Sa Rumors tumatambay yon mga kaibigan. Hindi pa siya kilalang-kilala ng madlang crowd ng buong Pilipinas. No. Pero kilala na siya. Pag dumarating siya sa Rumors, kilala yung Don Silueta. Kilala yon. Crush ng marami yon, ng mayayaman. Di ba? So, Don Silueta at that time, 87, 88. Pagdating nung 88, eto na, nagbukas ang pinakamalaking disco sa Makati, yung Euphoria. Yeah. Kinuha ako ng Euphoria to be their head talking DJ. At doon na nagsimula ang expertise ko. Doon ako humarap sa iba't ibang uri na ng matitinding tao. Bakit matitindi? Kasi ganito po yun. Noong sa mga DJ pa lang ng Stargazer at saka Zigzag or maybe Odyssey, or maybe Rumors, mayayaman lang ang nando doon. Basic, mayayaman. Nung nagtayo ng Euphoria, hindi lang mayayaman ang mga nando doon, ang mga customer. Ubod ng yaman. Number one, yung mga empleyado sa mga embassy, doon pumupunta. Yung mga anak ng mga mimiari ng multinational companies, doon nagpupunta. Hindi nagpupunta yan sa mga pipitsuging mga club. And mind you, ang aming entrance at the time was the highest entrance in the whole Philippines, 500 pesos per body. Oh. 500 per body. And it's just not really a big one. It's a small disco. It's a medium scale size disco, but ang amin pong yung mga customer at that time, I remember, para makapasok ka sa amin, kailangan may lumabas na isa. Hindi ka pa papasok eh. I mean, kunyari, big time ka, ipipilit mo sarili mo papasok, ay, no. Maghintay ka dyan sa labas. Kahit gano'n ka big time.
Parang yung club sa New York. Ano nga yun? Hindi ka basta makakapasok. Anyway. Pero kailangan lumabas muna. So kung tatlo kayo magkakaibigan na mayayaman, para makapasok kayo, kailangan tatlo ang lalabas. Kasi noon, alam na namin yung sinatawag na overcrowding. Eh. Alam na namin yun. Eh. Alam na, no, not me, but you know, yung mayayari. Yung, ang mayayari nun is Enzo. Eh, kung kilala niyo po si Enzo, I know you know Enzo. Enzo is Enrique Sobel. Yun ang may-ari nung ano. Di ba? Mirin mo, Enrique Sobel, nagtayo ng disco. Di ba? So, ganun ka ano. Yes. So, ang mga, ganun ka class. Kaya ang mga customer nun, ganun din ka class. Ganun din ka class. So, I do remember. Customer namin doon, nakakatuwa, I do remember, Chris Aquino was one. Chris Aquino was one. Nung pinasok na ni Chris Aquino yon, nagsunod na sila Rupa Gutierrez. Yan. Si Rupa Gutierrez, maring hindi na niya maaalala to. Rupa Gutierrez at that time was, you know, very popular na. No? And Chris Aquino was, you know, of course, the daughter of the president at that time. Pero Rupa and company, and ang kasama niya sa, I do remember, kasama niya, hindi pa ako artista, kasama ni Rupa doon, na palaging nag-weekend. Sabado sila Rupa eh, Sabado. Ang kasama niya, the one and only, none other than Aiko Melendez. Okay? Si Rupa at si Aiko, pag may favorite song yan, yung dalawang yan, kanyari, meron silang favorite song na gusto nilang, please, patugtugin mo naman yung favorite song ko, di ba? Mag-aabot yan sa akin ng 500 pesos si Rupa. Magpapadulas yan ng 500 sa kamay ko. Tapos yung 500, itutuloy ko, dediretso ko sa DJ namin, hati kami, tag 250. Yun ang negosyo namin doon, you know? So, mamaya-maya, sabihin sa akin, dating si Rupa, no? Tapos, hi, hello. Sasayaw-sayaw yung gano'n. Tapos, can you play my favorite song? Ganyan-ganyan. Kung hindi ko maintindihan, kasi loud eh, very loud eh. Isusulat niya sa papel or sa tissue, susulat niya yung song. Papakita ko ganyan sa akin gano'n. And then mamaya-maya, sabi ko, okay. Pag gano'n ko okay, oh, mag-aabot yan ng 500 sa akin. Pero di na lang siguro may aalala yun. No? Now, yung mga ganong klaseng bagay, very nice to ano to recall, you know, and think back, right? Kasi hindi pa ako artista noon. So sabi ko sa sarili ko, wow, tingnan mo naman ano, kung mag-happy-happy yung mga artista na nakakatuwa, no? Na I hope someday somehow, you know, maging artista din ako. Sabi ko. Ang harap mo din, naglaro sa isip mo. Yeah, kasi syempre, I mean, take a look. Ang nag-aabot sa akin ng 500 artista. Eh, samantalang ang sweldo ko at that time is only 500 a day. Ang sweldo ko. Ito isang abutan, ano? Ay, sorry. Pero, I was, hindi ako nagsasabi sa inyo na totoo. Sorry. Sorry, hindi pala 500 a day. 2,800 a month. Oo, masyado malaki yung 500 nga eh. 2,800 a month, which means 100 pesos a day. Wow. So pag inibutan ka ng 500 at hati kayo ng DJ mo, tag 250, come on. Boundary na ako ng todo-todo nun. Boundary na yun. Diba? Eh kung may limang Rupa Gutierrez na nag-aabot sa akin ng 250, That's a nice job. You know? Yun nga lang, magtitiis ka na, sana today may mga artistang pupunta. Or maybe may mga ultra-susyudad na mayaman na, hi there, do you know this kind of song? Can you listen down? Okay. Mamaya-maya, mag-aabot. 500, 100, 200. So, for us, sideline namin yun. You know? Kaya, ang problema, eto, Butch and Anna, etong problema, kapag ang DJ, me, or yung acting DJ, them, sabay kami kasi sa podium eh. Kapag kami, nakapagpaluwag kami ng crowd, meaning, di ba, nagsasayawan, marami, bigla nagpatugtog yung DJ ng maling kanta.
or hindi paborito ng or hindi nagugustuhan or something new na hindi nagustuhan ng tao. Or me, nag-rock ako ng crowd. Then clap your hands everybody. Biglang kumonti yung crowd. Minus 50 per day. Hello? Grabe naman. So pag tinignan na kami ng mga senior boss namin, nakaganyan sa amin, no? Na nakita yung crowd nag-disperse. O, i-report na niya yun. Ayan, one down na. So, yung 2,800 minus 50. Every day na magagawa mo yun. So, wag na wag kang gaganon. So, imagine mo, for so many years, kung inalagaan yung ganong 50 pesos a day na mababawas sa'yo, eh, sa aking ano, awa ng Diyos, sa 3 years kong pag-DJ, isang best lang na sa akin nangyari yun. Wow. Oh, eto na. Kukwentuhan ko na kayo sa mabigat. Isang beses lang yon sa 3 years ko, nakatikim ako ng biglang gumanon yung crowd, nawalang bigla. Sabi ko, yung puso ko, tugtug, tugtug, tugtug. Oh my goodness, bakit? Alam niyo kung bakit nawala yung crowd? Kinanta ko sa disco, sa Euphoria, first time, humanap ka ng pangit. Nawala yung crowd. Bago sa pandinig, o? Oh. No, not bago. Ayaw nila nun. Kaya nga kami pupunta sa pinakamayamang club, eh. Pangmayaman, eh. Para humanap ng maganda at gwapo. Tapos sabi mo, mahal ka ng pangit. Come on. Ayun na. Nawala yung crowd. Sabi ganun, no. Hindi lang nawala. As in, wala. From punong-puno to zero. So sabi sa akin ng boss ko, napagano'n, hindi na siya nakagano'n eh. Napagano'n lang eh. Hindi lang ako, mind you, Butch and Anna, hindi lang 50 pesos, na fine ako ng 1,000 pesos at that one night. Sobrang fine, sobrang penalty. So ang naging sweldo ko nung buwan na yon, 1,800 lang. Now, I said to myself, hindi pala gusto ng mga mayayaman itong humarap ka ng pangit, kantahin ko nga sa mga mahihirap. Ayun. 95% ng Pilipinas, minahal ako. Eh, paano? So, matagal mo nang nagawa yun. Yeah. Ito pa nagawa mo na. So, which means, nung lumabas yung humarap ka ng pangit, ng Viva, Ventures, RJ, Viva, kasi venture nila yun eh. RJ, Ramon Jacinto, Ventures, and Viva, co-production or co-distribution. Noong lumabas yun, it was December of 1990. December of 1990. Eh, nagdi-DJ ako, 88 eh. 88. Eh, which means 88, kinakanta ko na yun eh. So, ahead of time. Akala ng tao, nung nilabas ko yun noong 1990 ko rin ginawa yun. Hindi po. Pasensya na po ron. Mali po yun. 88. Kinakanta ko na po yun. 88. As early as that. Why? Because at around 88 to 89, eh, mga kaibigan, eh, usong-uso na po sa mga Amerikano or sa mga dependents, yung mga anak ng mga Amerikanong may katungkulan dito sa base natin, sa Subic and sa Clark, yung mga anak nun, mga dependents yun, usong-uno-suno sa kanila yung rap. Pero sa Pilipinas, walang may alam nun eh. Wala pang may alam nun eh. So, yung panahon na yun, gumagawa na po ako ng lyrics nun. Gumagawa na po ako. Binuo ko nga lang yung buong album noong 1990. Noong 1990 of July, August, September. Binuo ko yun, mga kaibigan. Ngayon, bakit ko binuo yun noong panahon na yun? Kasi po, kailangan ko nang ihanap buhay ang aking ginagawa. Ano po ibig sabihin ng kailangan mo nang ihanap buhay yung aking ginagawa? Yung pagsusulat. Kasi po mga kaibigan, noong 1990,
binigyan ko pong sarili ko ng ultimatum. Kapag 1990 at wala pa rin nangyari sa ginagawa ko o hindi ako na-catapult sa pagiging artista or pagiging artist, whatever, sa Pilipinas, kakalimutan ko na po ang pagra-rap ko. Kasi I've been rapping for 86, 87, 88, 89. Eh kung pagdating mo naman ng 90 in 5 years, wala pa rin nangyayari. Eh di, para saan, di ba? Para saan itong ginagawa ko? Mag-white collar job na lang ako sa Makati. Kasi kailangan eh. Kailangan ko na tumulong sa aking mga magulang. Bakit po? Dahil noong 1990, na ano po ang aking papa? Na kuryente sa barko. So napauwi siya. So wala na kaming pantustos, di po ba? So mas mabigat ngayon ang pasanin ng aming magulang kasi yung hanap buhay nag-stop. So kailangan na akong tumulong. Eh hindi pa po ako graduate. Anong available sa aking mga kamay? Pwede yung pagdi-DJ or maybe ano. But pagdi-DJ is, ang hangkaya lang gawin noon is pamalengke. Pamalengke at konting-konting pang whatever. Pambayad, whatever, ng kuryente. I don't know. So, hindi kaya. Dapat hanap buhay na tunay. Eh, kung hindi naman ako makakapag-artista or artist, hindi wala. Pwede, kalimutan na natin yung pagra-rap. Tunay na hanap buhay na tayo sa Makati. Yung white collar job. Wait, paano mo nailako o may naka-discover sa'yo? Ah, ganito po yan. Same is true with my line a while ago. Noong 1990, bumaba po sa Euphoria ang nagngangalang Charlie Brown. Charlie Brown is the Vice President of Ventures. Okay? So si Ventures ay company ni RJ. RJ Ramon Jacinto. So si Ramon Jacinto, meron siyang anak. Ang pangalan niyon, Lucia Jacinto. Magandang anak niya yun, ni RJ at that time. At customer ko yun sa Euphoria. Customer ko sa Euphoria. Then, ang kwento sa akin ni Lucia, one time, one dinner, they were huddling with the family. Tinanong siya ng daddy niya, my company is looking for a rapper. Sabi niya, what? A rapper? Somebody who can rap. Sabi niya, oh, really? There's one in Euphoria. There's one guy by the name of Andrew E. Oh, really? Okay, you instruct my staff or what to manage to go there and find the guy. So, pinuntahan ako ng staff, which is yung vice president, para to make sure na ako talaga yun. So, pinuntahan ako, then sabi, are you Andrew E? Kasi at that time, nagpa-practice ako eh. Sulat and practice ng live sa mic. Kapag tanghaling tapat, maybe around 1 o'clock, 2 o'clock, wala pang crowd, you know, mga hapon, empty yung disco, pinapractice ko yung mga bagong records namin ng DJ. So, kapapractice ko, bumaba. Then sabi niya, are you Andre? Yes. Oh, I'm from RJ. I'm from Ventures. And would you kindly give us any sample if you have? Any demo tape sample if you have? With you? Oh, yeah. Wait, hold on. Here's my demo tape. You can have it. You can have it. Bit-bit mo lagi. Oh. Oh, bit-bit lagi. Alam niyo ba kung ano laman ng demo tape na yon? Yung tatlong kanta? Umanap ka ng pangit. Mas gusto mo siya at binibirot siya. Yun ang tatlo. Bakit? Umanap ka ng pangit, comedy, mas gusto mo siya is love song dance and then binibirocha is double meaning kanta. So tatlong uri ng pwede kong ilako or ielo. So binigay ko, here's my tape. If you like it, you can have it. But I'm sorry, I said. Sorry ah. Why? I'm sorry because today is the day that I will already forget my rapping. Kasi remember 1990, wala pa rin nangyayari sa akin. So pinangako ko sarili ko, there's nothing happening. So what's this for? No, you can take my tape, no problem. But if you like it, it's all right. You can keep it. So dinala niya. Hindi niya naintindihan ibig ko sabihin nun. And
Mind you, Anna and Butch, same day, pag alis niya, kinuha ko yung susi ko sa locker room ng Euphoria, kinuha ko yung mga lyrics ko at sinunog ko dun sa garden ng sinunog ko sa garden ng Intercon. Sa mismong garden ng Intercon, sinunog ko yung mga lyrics ko. Then tinapon ko sa basurahan. Wala na, ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Oh, eto ngayon nangyari. After one day, naging suspect ako sa hit and run. Oh my God. Ha? Hmm. Suspect, ha? Suspect. But of course, in all reality, I proved na it was not me. Okay? I proved it was not me. Bakit? Eh, nag-DJ ako eh. Ano ko ba kapag hit and run? May time card ako eh. Diba? May time card ako. You can check my time card. So, nanalo ako doon. But the problem is, ang pamilya na na-derive ng aksidente ay humingi ng kaukulad. So, syempre, tinignan yung tatlong jeep na nakasagasa or yung sa suspect na jeep. Yung dalawang jeep ng pangmahirap. Isang delivery ng tahong at isang delivery ng papel. Yung pangatlong jeep na akin, na-mention yung plate number, stainless eh. So medyo may angat-angat. Tinignan ngayon yung may-ari na nasa rehistro. Ang pangalan, Andrew Ford Espiritu. Tinignan ngayon sa LTO kung ano yung trabaho ko doon. Nakalagay, DJ sa Euphoria. Ay nakita, uy! DJ sa Intercon. Ah, may kaya to. Oh, di ako ang ano, ako ang naipit, di ba? Now, they were asking 90,000 pesos to cease and desist. Okay, eto na ngayon, ang ganda. Para sa pika-pika to, ikukwento ko. Ang ganda nito. Believe me when I tell you. Nung hiningi na yung 90,000, wala kaming pera. Eh, remember, barbero lang tatay ko. Nag-seaman pero na-stop. Eh, imagine nanay ko, mananahi lang. At ako yung panganay, na DJ lang ako. Na ang hanap buhay ko ay 2,800 pesos lang a month. Hindi. 90,000 nung panahon na yon, nung 1990, come on. Ilang times yun kung hihingiin mo ngayon yun? Di ba? Million, di ba? So wala kaming perang ganun. Pwede naming isang layong bahay namin. Ang problema, hindi pa rin namin pag-aari. Wala kaming appliance nung panahon na yun, kundi TV lang. At saka rep. O saan namin kukunin? Now, nung hinihingi na yung 90,000 for the family to cease and desist, sabi ko sa pamilya ko, Papa, ganito na lang. Suko na lang ako. Magpakita na lang ako. Kasi at that time, hindi ako sumisipot sa ano eh, sa hearing. Magpakita na lang ako. Eh, anak, ikukulong ka. Kasi wala tayong pambayad. Oo nga, Papa. Eh, pero, para matigil na to. Ako na lang papakulong. Sabi ng Papa ko, sinagot ako ng Papa ko, ay hindi, anak. Mahal kita, ano ka ba? Ako magpapakulong para sa'yo. Sabi ko, eh, wala rin naman tayo babayad. Kaya makukulong din talaga. So, okay. Now, sabi ko, nung instant na yon, nung minute na yon. Mama, Papa, huwag kayong mag-alala. Kung sakaling mangyari man to sa atin, ito ay itrato nyo na parang bagyo na kailangan bumuhos ang malakas na ulan para suminag ulit ang araw. Harapin natin doon. Kinabukasan, may doorbell. Doorbell, ding-dong. Mr. Espiritu, po, meron kang sulat. Ay, sulat mo? Ay, kinuha ko. Binasa ko. Binuksan ko. Thank you. Thank you, ano? Kaano? Yung aming kaibigan na kartero. Thank you. Pagbukas kong ganon, alam nyo na ako ano yung nasa loob ng sulat? Kontrata. Sabing ganon, we are buying your humanap ka ng pangit, your binibirocha, and your ano, to the tune of 90,000 pesos a contract.
Wow. Per song? No, ako, buhol, as a contract. Yung buong contract. Album, album. Binibili ng RJ Ventures ng 90,000. Yung gagawa ko na isang album. And then 90,000 they'll pay me. And then ano. But habang binabasa ko yung sulat, padating na yung mga pulis, aarestuhin na ako. Ito na, nasarapan ko na. Sabi, Mr. Espiritu, kayo po yun? Opo. Under arrest po kayo. Kasi yung, ano, yung kaso, whatever, whatever. Ay, sandali lang po, ganito po. Hindi po ba hinihingi po sa akin ng, ano, ng pamilya na nadisgrasyahan, eh, 90,000? Patingin nga po nung sulat ng, ano, nyo, ng reklamo nyo. Kasi pinabasa ko sa nila. Ito po, 90,000. Ganito po. Magpasama po ako ng isang pulis, pupunta lang po ako sa banko, withdrawin ko lang po itong pera ko, ay dediretso na ako sa, ano, sa inyo at magbabayad ako para matapos na po yung kaso na yan. So mga kaibigan, first time ako nakakita ng 90,000 pesos na sabay-sabay nasa palad ko nang withdraw ko yun. 90,000, ang sarap pala, ang bigat pala ng pera na yun. Sobrang dami. Kasi wala pang 1,000 nun eh. Ipa 500 pa ang todo nun eh, di ba? So ang dami nun, 90,000. Pagka hawak kong ganun, pagka-withdraw ko, diretso sa ano, sa fiscal, binayaran ko, sign, cease and desist, then, yun. Dumaan lang po sa palad ko, mga kaibigan. Wala akong nakuha ni Cinco. Pero nakamit Andrew, ko. Yeah. Andrew? Papa, hindi, ang curious ako, paano ka ba na-involved? Ano, minalas-malas ka lang at naituro yung jeep mo? Kasi, nung nagkaroon ng ano, nung remember ano ako, di ba? Nag-DJ ako. So, gamit ko yun. No? Gamit ko yung sasakyan namin, papuntang Makati. Siyempre, kasama ko pinsan ko. Sabi ko sa pinsan ko, para magamit ito bukas ng umaga kaagad o madaling araw, iuwi mo na. Iuwi mo na yung sasakyan. Iuwi mo na para magamit mamaya madaling araw. Kasi kung hihintayin pa ako at iuwi ko yun, umaga na ako uuwi. Dahil galing ako sa club eh. Or sa disco, di ba? So, hindi magagamit yung sasakyan. Eh, kailangan ng papa ko. So, iwi muna. So, pinaiwi ko sa pinsan ko. Sa pag-uwi ng pinsan ko, tatlo silang nasa highway nung nagkaroon ng ano, disgrasya. Tatlong jeep. Kaya tatlo yung naisalang na plate number. Eh, syempre, delivery ng papel, delivery ng ano, tahong. Tapos yung akin, magandang stainless. Pwede, paano, di ba? Sayang naman yung 90,000. Pero, naman niya yun. Pero ang kapalit, magandang future, di ba? Oo, so, naman. So, basically, ang lesson for that day, and lesson till today, and this minute, is kahit anong mabigat na suliranin mo sa buhay, pag naunahan mo na pagtingin sa Panginoon ang pagtanggap at hindi mo isinisi. Kasi 9 out of 10, nabibigyan ng Panginoon ng problema. Ang una sisiyan, Lord, ba't ako binigyan mo ng ganitong problema? Ganun palagi eh. Pero yung one, Lord, thank you. Binigyan mo ako ng problema. Pero honestly, walang magsasalita nun. Pero ang problema, naunahan ko ang Panginoon na nagpasalamat ako. Sabi ko, di ba? Para lang tong bagyo o malakas na ulan na kailangan bumuhos para pag nawala yung mga ulap, sisikat ulit yung araw. O kinabukasan, ano nangyari, di ba? Kasi pagsubok lang yon, tinrato ko yon, pagsubok lang yon, hindi ako nagtanim ng ano, ng bigat or galit or sisi. Hindi. Pinasalamatan ko, thank you. Salamat po sa pagsubok na ito. At yayakapin ko po ito ng gusto pa ipapakita ko po sa inyo. So, kinabukasan, di ko alam, isa-save din pala niya ako. Di ba? Di ba? Di ba? Pinatulog niya lang ako. Di ba? Tulog ka lang. Bukas may isa-save sa'yo. Pero sa yung totoong damdamin mo nun, of course, masaya na. Oh, wala na. Hopeless na yun. Hopeless na. Pasan mo na nga yung problema, nagkaroon ka ng pambayad. Pero sobrang hinayang na hinayang ka na dumaan lang sa kamay mo.
Ang hinayang is not to the extent of feeling bad. Hinayang in the sense na tuwan-tuwa pangako kasi kahit pa paano nakakita ko ng 90,000 sa palad ko. Biruin mo eh. Di ba 2,800 nga lang ako a month eh. So that's 45 months para kitain ko. Kikitain ko yung 45 months. How many? Eh, there's only 12 months in one year. So that's gonna be kalahating dekada bago ko matikman yung 90,000. Di ba? So after that, pinag-record ka na, nilako ka na. Ni-record ko, pinuno ko yung album, whatever, kinumpleto ko. Then, nilabas nila, distributorship with Viva. And then, nung umarangkada na, nag-hit na, kasi talagang super hit, di ba? After 10 days, it was platinum, 40,000 copies, di ba? After 10 days, yun, sabi ng Viva, okay, how about this? We're proposing to make Andrew a movie figure. Sure. So, are you willing to sell Andrew? So, binenta ako ng ano. Kasi wala silang movie outfit for ventures. Eh. Meron silang music, di ba? So, sabi nila ganito. Amin si Andrew movie, pagdating sa music, hati tayo. Oh, that's a good deal. Diba? That's a good deal. Oh, pinakawalan ako ng ventures. Movie actor ako ngayon sa Viva. Diba? So, yun. Nagtuloy-tuloy na yung pagiging Andrew E. Pero, in hindsight, na-project mo ba na magiging hit yun? Yung humanap pa ng pao? Oh, yes. Oh, yes. Isang malaking tatapatan ko kagad yung tanong mo, Ana. Ang tanong mo lang, Woody, na-project mo ba na magiging hit? Oh, yes. Pero, nalinlang ba ako? Oh, yes. Bakit? Kasi remember, nung kinanta ko yun sa Euphoria, nawala tao eh. So, di ba? Paano ngayon? Sige, let's play a game. Kung ikaw ako, paano mo titimbangin yon na maniniwala ka na itong humanap ka ng pangit ang magbibigay sa iyo ng magandang future? Samantala, nung unang araw mong kinanta sa Euphoria, nawala tao, ayaw nila. Pinatunayan sa iyo ng tao na ayaw nila ng kantang yon. Maling market ang kinantahan mo. There you go. But kung sa ordinaryong tao mo itatanong yan, maguguluhan. But me, no. Because I know my side. I know how to market myself. And I know the marketing side. And nakapag-aral ako ng kaunti, and I know how to balance things from non-tangible things. So, basically, sabi ko, okay, na-out yung tao, eh kasi mayaman to eh. Oh, pag tinry ko to sa mga mahihirap at sa mga ordinaryong tao, believe me when I tell you, magkaagulo kayo lahat. Oh, yun. So, tama ako sa assessment ko, di ba? Tama ako. Tinesting mo muna sa Donggalo. Ah, hindi. Tinesting ko sa Euphoria, remember? Ah, okay. Tapos, nung tinesting ko sa Euphoria, wala na akong pinagtestingan. Kasi remember, di ba? Ano? Kumbaga, hindi, atawag nito, yung na dahan-dahan ako naniniwala na walang mangyayari. Eh. So, wala na yung fervor. Yung fervor for me to do rap is wala na. Wala na. Kasi di ba, remember, tinesting ko yon 88, 89? Hmm. 90 pa yung ano eh. Yung darating, 90 pa darating yung ano eh. Yung offer ng ventures eh. Tama. So 2 years ahead pa eh. Di ba? Eh doon, tinesting ko na ay. Yes, boy. Teka, matanong ko lang, balikan ko ano to ha. Yung bang nung time na DJ ka, siyempre hindi ka masyadong kumikita ng malaki naman that time. Pero, were you a chick magnet that time? And again, you were saying, yeah. Were you a chick magnet nung DJ ka? Hindi ba kasagot? Alam niyo mga kaibigan, wag na to Ana and to Butch, ha? Wag na sa inyo. Maaring napakadali nyo intindihin to eh. Sa mga nakikinig at nanonood ngayon, alam niyo mga kaibigan, kahit gaganito-ganito po, okay, ang aking itsura, na halos nung nag-audition ako kay Kuya Germs sa Dutch Entertainment, okay, nung 1990, eh hindi nga ako pumasa itong itsurang to. Diba? Sabi ganun ni Kuya Germs eh. Oh, Iho, anong gagawin mo? Magra-rap po ako. Ha? Ano? Magra-rap po?
Hindi ka kakanta? Hindi po. Hindi ka sasayaw? Hindi po. Ano gagawin mo? Magra-rap po. Ano yun? At hindi ko po ma-explain eh. Pwede bang pakinggan nyo na lang po? So, nag-rap ako. Listen everybody. Hindi pa ako nakakasap po segundo. Thank you, thank you. Next. Nabuhit kagad sa akin. Si Kuya John, nabuhit. Hindi niya kayo. Hindi alam po kung ano ginagawa ko eh. Diba? So, alis. Okay. So, imagine mo. Alis, kasi unang-una, binibigyan lang ako ni Kuya Jeff ng chance. Kasi alam niya, wala akong itsura sa pagiging artista. O, bigyan kita ng chance. Anong gagawin mong talent? Eh, bigla na buwisit din sa talent ko. Eh, wala lang talaga. Puwis ka lang dyan. So, pinaalis na ako. Ganon. So, alam ko na hindi ako papasa. Itong itsurang to. Pero, mga kaibigan, maniwala po kayo sa sasabihin ko. Kahit ganito lang itsura ko. Pag hinawakan ko na ang mikropono sa Euphoria, mga kaibigan, yung magagandang chika baby noon, napapatanga sa akin. Napapatanga. To the extent na nakakalimutan nila na may partner sila, nakasayaw. Ganun palagi nangyayari. At ang ending palagi ay, pupunta sa booth ko, "How are you, Andrew? What's up, Andrew? Diba? Gumagwapo po ako pag hawak ko ng microphone, mga kaibigan. Ganun po yun. Nagiging girlfriend mo naman. Hindi pa rin makasagot. Ito na lang. Konting amen. Konti lang ha. Kasi pag umamin naman ako ng mas parito, eh baka hindi na ako kapanipaniwala. Sa Euphoria po, mga kaibigan, from 88 to 90, imagine mo, every weekend, okay? Every weekend. Kanyari, maybe Friday, Saturday, ganun. Or maybe Wednesday, Thursday, Saturday, ganun. Imagine nyo, pagdating ng Friday, every Friday night, kaya ako nag-hit, mga kaibigan, sa Euphoria, ay yung mga crowd, kinukwentuhan ko ng parap dun sa nangyari sa akin at sa chick noong last week. So every week, kailangan may bagong chick na ikukwento para lahat. Every week, may bago silang story maririnig. Oh, eh, imagine nyo, tumakbo yun ng 2 years or 3 years. Imagine mo yun, edi weekly yun, di ba? Saan galing yung wit ng pagsusulat mo? Sa experience, maybe. Experience. Kasi if I was like, what, 20, no, maybe 88, so what, 88, 16, 19, 18 years old, 19, 18 year old, 19. Imagine mo, like 19 years old, single, no attached person, wala, and portraying that you're a wild one, because you're a DJ, you need to portray that. So every time na I went on the mic, every weekend, nakikita ng tao eh. So, napoportray ko ng tama. Bakit? Eh, unang-una, last Friday, nakita mo ko, pinagkakaguluhan ako ng mga French, na mga dalagitang French, tsaka mga American French, mga taga-IS, nandun doon. Mga taga-Faith Academy, nandun doon. Diba? Mga kaibigan, wala pong mga taga-Ateneo doon. Wala pong taga-Lasal doon. Ang mga nando doon, Faith Academy, IS, Brent, mga ganung ano, ganung pong eskwelahan. Tapos nando doon, tapos pinagkaguluhan ako. I'm not saying kaguluhan yung para artista. Hindi, kaguluhan yung nakikipagkwentuhan. Whatever. Eh, nakikita ng mga Pilipino eh. So, umaangat yung aura ko, kahit ganito lang itsura ko. Ano meron tong guy na to na, bakit ano, di ba? Ba't lapitin? Eh, samantala, di ba? Layo naman ay tsura ko dito, pero di ba? Parang, you know. So, yun po mga kaibigan. So, imagine mo, kung ako magkukwento sa mic, eh, hindi naman ako lapitin. Ay, hindi maniniwala tao sa akin. Except one night, Butch and Anna, one night, nahuli ako na hindi ko na po portray ng tama yung sinasabi ko sa mic. Bakit? Di ba? Sabi ko, guess what you know last night? Yo, it was the best. Mera, pretty girly, na taga-IS. Meron siya mga kasama. For to make it sure, isa lang na lahat sila din mo. Taka Mercedes-Benz. Right? So mga kwento ko, mga
Mercedes-Benz, sa Pajero pala. Di ba? Puro mga ganun eh. Tapos, one night, sobrang saya mo. Hindi mo na siya iniisip na yung mga sinasabi mo sa club, hindi mo na iniisip. Sumakay ako ng jeep, pauwi. Galing Makati, pumara ako ng jeep. Pagpara ng jeep na yan, puno. Sabit ako ngayon. Siyempre, sabit ko, hindi pa ako nakakapagdamit. Meaning, nakakapagpalit ng damit, di ba? Labasan ngayon yung mga customer ko ng, ano, ng intercon. Siyempre, papasok ng highway. Pagpasok ng highway, sabay kami ganun. Makikita ko ngayon, nakasabit yung damit ko. Kunin damit ko sa DJ. DJ's boot, yun pa rin damit ko. Bubisinahan ako ganun. Bim, 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 bim. Hi, Andrew! Huli. Huli. Huli ka, Balbon. Di ba? So, pero, di ba? Short of saying pa rin na, nakarami-rami ka. Nung di ba? Huli. May number ba? At that time, pag Pilipina, mahina ang appeal sa akin. Kailangan foreigner. Kaya taga-IS tsaka taga-Brent. Oo, di ba? Yun yung mga nasa ano ko, lyrics ko eh, di ba?